Bakit ang tao ay isang bibig, subalit dalawang tenga? Ang sagot, sapagkat para tayo paalalahana na bago ka magsalita, dalawang beses ka munang makikinig. Sapagkat ang iyong salitang sinabi, hindi mo na pwedeng mabawi. Mayroon pong kasabihan, ang isda ay nahuhuli sa dila. Kung anong iyong sinasabi, yun ang nilalaman ng iyong puso. Kaya nga, beware of what you say, because your words reveal your character. Your words reveal the kind of person that you are. Kapag ang laging sinasabi ng iyong bibig ay tungkol sa pera, ika'y nagmumukhang pera. Kapag ang laging sinasabi ng iyong bibig ay tungkol sa bisyo, yun ang uri ng pagkataong mayroon ka. Pero kapag ang iyong binubuka ng bibig lagi ay tungkol sa Diyos, ika'y magiging kamukha ng Diyos. Kaya sabi rin sa ating gospel na po, kahulihang parte, kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Gayun po ka-powerful ang salita, sapagkat ang salita, extension ng ating persona. Our word is an extension of our person. Kapag po tayo nagsalita, yun tayo. Kaya tayo mayroong salitang palabra de honor. O kaya meron tayong salitang taong may iisang salita. Kapag ikay taong may iisang salita, o kaya ikay taong may palabra de honor, ibig sabihin nun, meron kang integrity. Pwede kang paniwalaan. Hindi ka sinungaling. Ikay pwedeng panghawakan ang sinasabi. Ngayon, ang salita ng tao ay pwede rin pong maging sanhi ng pagkasira. Kaya po si Pope Francis mismo ang nagsabi, gossip is a kind of murder. Ang chismis ay isang uri ng pagpatay, sapagkat pinapatay ng masamang chismis ang karakter ng isang tao. Kaya meron tayong salitang English na character assassination. Yung salitang character assassination, hindi mo naman talaga pinapatay yung tao, kundi pinapatay mo ang kanyang reputasyon. Dahil sinisiraan yung isang tao, namamatay ang kanyang honor at ang kanyang dangal sa lipunan. At ang katumbas nito ay assassination. Kaya nga tama si Pope Francis nang sabi niya, gossip is a form of murder. Isang anyog ng pagpatay sa tao. Kahit po sa ating lingwahe, bad words ay sumpa. Kaya yung salitang malediction, bad words, pag nagmura, isang uri yun ang pagsumpa. Kaya malediction. Anong kabaliktaran sa English ng malediction? Ang kabaliktaran ay benediction. Kung ang malediction, bad words, ay sumpa, ang benediction ay good words, blessing. Kaya pag nagsalita ka ng mabuti sa iyong kapwa, kapag ikay nag-bless ng iyong anak o ng iyong kamag-anak, ng iyong kapwa, sa pamamagitan ng iyong salita, bine-bless mo siya, sapagkat sinasabihan mo siya ng good words. At yung salitang sinasabi ng tao sa kanyang kapwa ay nagkakaroon ng epekto sa kanyang pagkatao. Kung anong laging narinig ng tao, yun ang humuhubog sa kanyang sarili. Kaya kung kapag ang isang bata, lagi niyang maririnig na siya ay magaling, siya ay marunong, siya ay maraming talents, lalaki talaga siya sa ganong atmosphere. Magkakaroon siya ng tiwala sa sarili, ng self-esteem, ng confidence. Sa kabaliktaran, kapag ang isang tao mula pa sa kanyang pagkabata, maririnig ay mga masasamang salita na siya ay mahina, na siya ay pumog, na siya ay hindi marunong, lalaki siyang ganun talaga.
sapagkat yun ang laging napatanim sa kanyang isip. Kaya nga, words are powerful. Words can make or break a person. Ang salita, pwedeng magtayo o sumira ng pagkatao ng isang tao. Kaya yun po yung sinabi sa ating first reading, pagtanda ninyo sa aklat ni Sirach. Ang sabi doon sa ating first reading, huwag mo munang huhusgahan ng tao. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Sa pangungusap, kapag tayo nagsasalita, nahahalata ang nilalaman ng ating dibdib. Ang pagkakakilala natin ay sa uri ng pangungusap at conversation na ating ginagawa sa ating kapwa. Kaya nga, ating pong pagkalibiin, ano ba yung nilalaman ng ating puso? Sapagkat kung ano yung nilalaman ng ating puso, yun ang bumubukal sa ating sarili. Meron pong kasabihan sa Latin, sa wikang Latin, ex abundantia cordis os loquitur. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mula sa kaibuturan ng ating puso, nagsasalita ang ating bibig. Ngayon, pwede po natin gamitin yung sa ating pagsamba. Pag tayo sumasamba sa Diyos, huwag lang tayong manahimik. Gamitin natin yung faculty of speech para ipahayag natin mahal natin ang Diyos nang tayo nagpupuri sa Kanya. Parang pag nagmamahal ka sa kapwa, kayo kayo nanliligaw sa mga teenager, kayo kayo nanliligaw, hindi pwedeng understood na. Hindi pwedeng alam na niya yun. It has to be expressed in words. Sapagkat mayroon po tayong kasabihan na truth becomes more truth when it is spoken about. Ang isang katotohanan, lumilitaw na mas totoo kapag iyong isinabi, kapag iyong isinatinig. Kaya nga yung isang bagay na nasa damdamin, hindi ka pa sigurado. Pero kapag iyong isinatinig, nagiging public knowledge. Napapagtibay na siya'y totoo. Ganun ang ginagawa sa pagbibinyag, sinasabihan yung bata, binibinyagan kita in public ceremony. Ganun sa kasal, sasabihin mo, opo, yes, I do. Sinasabi, because it is only through human language that truth is brought to the sphere of public knowledge. Sa pagpapagitan lang ng lengguahe, sa pagsasatinig ng isang katotohanan, nagiging itong common knowledge ng tao. Yun po ang ginagawa natin every time na tayo ay nagpapahayag na sumasampalataya, hindi lang sa isip, hindi lang sa puso. Sasabihin natin, lalaksan natin, sumasampalataya ako, I believe in God. Kaya yung sumasampalataya, sinasatinig natin linggo-linggo. Kaya yung credo, yung sumasampalataya, nagiging common language natin bilang sambayan ng nananalig. Yung credo, yung I believe, yun ang common language natin. Yun ang ating pagkakakilanlan bilang mga nananalig at sumusunod kay Kristo. Ngayon po ay malapit na ang Kwaresma sa darating na Miyerkules. Lalagyan ng abo ang ating mga noo. At magandang paalaala sa ating pagbasa na lahat ng gagaling talaga sa puso. Kung gusto natin magbabago, kung gusto natin magkaroon ng radical change, it must start from the heart. Kung gusto natin mabago yung ating gawi, manggagaling sa puso. Ayon po sa sinabi, walang mabuting punong kahoy na mumunga ng masama. Kung ano yung puno, yun ang bunga. Ibo, kung ano yung puno, yun ang bunga. Alin ang puno? Ang puno, yun ang ating puso. Ang bunga, yun yung ating salita, yun yung ating ginagawa. Sapagkat bago mo pa sabihin, bago mo pagawin ang isang bagay, una nang nangyari sa ating puso. Lahat ng krimen, unang nangyayari sa puso ng tao. Lahat ng kabutihan, bago mo magawa externally, nangyari muna yun internally
sa kailputuran ng iyong puso. Kaya if there is to be a real change, kung gusto natin magkaroon ng tunay na pagbabago, dapat unang mabago ang puso ng tao, sapagkat hindi pwedeng magbunga ng masama ang mabuti. Kapag mabuti ang puso, mabuti ang salita. Kapag mabuti ang puso, mabuti ang gawa. Kapag mabuti ang puso, mabuti ang bukang bibig. Hindi ka laging nagtutungayaw, sapagkat nagmumula sa kaibuturan ng puso ang lahat ng iyong sinasampit at lahat ng iyong ginagawa. Sa katapusan, mayroon pong tatlong tagubilin sa inyo sa pagpasok ng Kwaresma. Tatlong pwede nating magawa. C-O-R. Yung salitang core, sa Latin ay heart. Kaya yung salitang cordial, yung salitang corazon, sa Spanish yun. Pero sa Latin, the Latin word for heart is core. Pwede natin bigyan kahulugan para maging meaningful yung ating Kwaresma. Yung letter C ay conversion. Hindi kompleto ang Kwaresma pag walang conversion, pagbabago, pagbabalik loob. Yun pong abo, walang kabuluhan. Kahit papunuin mo ng abo ang iyong katawan, kung walang conversion, it's meaningless. Walang katuturan. Palabas lang yun kapag hindi nagbago ang ating kalooban. Sa letter O, offering. Letter O, offering. Anong gusto mong maialis sa Diyos ngayong Kwaresma? Pwedeng bisyo, aalisin. Pwedeng maglaan ka ng panahon. Kung sumisimba ka lang ng once a week, gawin mong twice a week. Kung nagdadasal ka lang ng 2 times a day, gawin mong 3 times a day. Intensification of your prayer life, offering. At yun pong letter R, reparation, pagbabayad puri. Lahat ng kasalanan, lalo na sa justice, dapat magbayaran. Lahat ng bagay na ninakaw, kinupit, inumit, may reparation. No forgiveness without justice. Yun po ang batas ng Christian ethics. Lahat ng pakipagkasundo dapat ay nakabatay sa restitution. Lahat ng pagpapatawad, lalo na sa kasalanan labas sa hustisya, ay dapat mayroong pagbabayad, puri, o reparation. Kaya doon na po kompleto yung core. At yun ang magandang maging programa ng ating Lenten journey, ng ating pagpasok sa panahon ng Kwaresma. C for conversion, pagbabalik loob. O for offering, paghahandog sa Diyos. R for reparation, pagbabayad puri. Magsitayo tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya.